So pag-uusapan natin ngayon, paano mag-umpisa magkaso. So, unang-una, check mo muna yung bulsa mo kung meron kang panggasolina or pamasahe. Joke lang. So, bago natin pag-usapan yan, ako nga pala ang inyong lingkod, pulisya ko. So, ako ay yung online criminologist. So, para sa assistant, PM is the key. Pulisya ko. Ew. So, simple lang ang scenario ganito. Kung ang isang tao ay nagrabyado, ay dapat mabigyan ng hustisya na agad. O, sige, sabihin natin hustisya. Ngayon, yung mga tinatawag nating hustisya, may ano yan, may kanya-kanyang level. Kumbaga sa ano, itong pagkakamali na to, ito ang parusa. Ganon, example. Ito naman pagkakamaling ito, ito ang parusa. So ngayon, sa mga sentence, kung tawagin, ay mayroong kategory yan. Mayroong under ng barangay, kung, or mas mataas sa barangay, tinatawag na korte, so on. So, yung korte, may ladderized din yan. May MTC, NTC, kung ano-ano pang korte. So, maraming korte. So, depende sa, in short, yung kasalanan at parusa ay nakadepende kung saan siya bilong o kung saan siya dapat. Kung yun ay under ng barangay, so dapat sa barangay. Ngayon, kung hindi na kaya ng barangay, indoors sa ibang mataas, sa MTC, hanggang NTC. Okay? So, paano mo naman malalaman kung under siya ng barangay o hindi? O, siyempre, magtanong. So, yun ang pinakamabisang paraan para malaman mo yung magtanong. Wala nang iba. Kasi kung pag-aaralan mo yan, so, matagal pa. Or kaya, magtanong ka sa Google. Pero ang the best way talaga magtanong. Wala nang ibang ano doon, solusyon. Napakabilis. Kung may sasagot sa'yo. So, maraming salamat sa mga nagsusubscribe. Sa mga subscriber natin, naka-join. At sana po ay kayo din, matulungan nyo ako mag-join kayo sa aking YouTube para naman makapatuloy tayo makapag-upgrade or makapag-create ng content at maidagdag natin sa pambili natin ng pagkain.